Ay, record na pala ito ha. Let's go! Hello mga gamer, this is Fabi at sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagkaba ni Cuco sa WESG. Tapos pag-usapan din natin yung Kabal Online, Era of Legends, yung parating na buff at nerf sa League of Legends, Astral Chain, Oninaki, yung Castlevania Spire na Bloodstained Ritual of the Night, then finally ang Filipino game na No More War. Kaya huwag kakalimutan mag-like at subscribe sa aming channel, no? Click din na rin yung bell. At para naman sa YouTube channel shoutout ay abangan sa dulo ng aming video, kaya stay tuned! Welcome to Pinoy Gamer! Visit us at www.pinoygamer.ph and like us on Facebook, follow us on Twitter and Instagram at pinoygamerph. So, ng update ngayong linggo. Sino nakakilala sa ano no sa inyo ng Kabal Online? Kasi mukhang may ano may lalabas na mobile version. Para namin nalaman, well, ito. Last January 2019 ang EST Games ay nag-file ng trademark application sa Korea kung saan ang title ay Kabal Mobile. Kung naalala nyo previously, ang tawag nila dito ay Project Alice o kaya Project MC2. Sa ngayon, ang finale nilang trademark ay may dalawang name. Yung isa nga, hindi ko mabasa kasi Korean, habang ang isa naman ay M or Mobile. So, you know, Kabal Mobile confirm mga gamer. Kung di nyo pala naalala, no? Ayan, to. Yung mga hindi nakakalala, yung original na Kabal Online, isang PC MMORPG. Alam ko, lumabas to noong 2005 sa Korea, tapos lumabas sa Southeast Asia noong bandang 2008. Then, sinundan naman to ng sequel na Kabal 2. Kung naalala nyo, yung nag-publish na ito ay Cplay Park para sa mga Southeast Asia players noong 2015. Kaso hanggang 2018 lang ito tumagal. Sa kasamang palad, wala pa kaming karagdagang impormasyon tungkol sa Kabal Mobile. Actually, wala pa ang release date na in-announce. Sino naglalaro ng WoW dito? Yan. Kasi yung World of Warcraft style na MMORPG na Era of Legends ay magla-live na daw sa March. In fact, no, yung free-to-play na to ay mayroon ng ongoing pre-registration para sa Android at iOS. Para sa mga hindi nakakalam, yung Era of Legends ay isang massive at seamless na open world. Actually, sabi nga nila, mayroon itong 10,000 square meters na map. Tapos meron ding flying mounts para makatulong sa paglilibot mo. Di kaya malagto, mga gamer. So yung game, no, ay mag-feature din ng 8 character classes. Tulad ng Warrior, Assassin, Priest, Witch, Druid, Archer, Mages, at Shaman. Yan ha. Sabi din nila, ang Era of Legends ay mayroong story-driven quest PvP at PvE mode. Woo. So yung PvP nito ay mayroong Capture the Flag, tsaka 3v3 at 5v5 resource mode. Kaya kung magpre-register kayo at umabot ng 5,000 players, ang Era of Legends ay mamimigay daw sila ng level 1 gem pack. Tapos chosen 1 title naman pag 10,000 players. Then pag umabot ng 15,000 players ay magbibigay sila ng exclusive mount na Nightblade Leopard. So you know, kung interesado kayo, yung game ay lalabas daw this March. Kaya tara! Okay, League of Legends naman tayo kasi dun sa recent Twitter post ng product lead ng Riot Games, nag-share siya ng impormasyon dun sa parating na pinaplano nilang balance changes para sa League of Legends 9.4 patch. Currently, ito yung mga champions na ibabuff nila. So, si Gnar, Azir, Nico, Hecarim, Rek'Sai, Trundle, at Varus. Tapos ito naman daw yung mga in-nerf nila. Sila Yasuo, Lucian, Thresh, Karthus, at Urgot. So, yung mga cancer na Yasuo players dyan, in-nerf na nila yung main champion nyo. Par, paano yan par? Change champion na par. Then sabi din nung lead product leader ay magkakaroon din ng adjustment para kay Zed at Sylar. Sylar o Sylar? Pero note no, dahil Twitter post pa lang ito, hindi pa to final. Pero at least, may idea na tayo para sa mga parating na changes, di ba? Okay, titignan naman natin yung bagong parating na games. Yan. Kasi sa recent Nintendo Direct, yung Bayonetta, Nier Automata, at Vanquish developer na Platinum Games ay nag-announce ng kanilang bagong Switch game na tinatawag na Astral Chain. Woo! So kung napanood nyo yung trailer, ito isang mecha-powered na cyberpunk action game. Tapos yung game ay magte-take place sa bandang future kasi meron daw na lumabas na ibang dimension tapos nagdala ng mga monsters. Kaya yun oh, yung player ay maglalaro gamit yung special police unit na Neuron. Tapos pwede silang mamili kung babae o lalaking karakter ang gagamitin nila sa kanilang adventure. Also no, something to note din, ito yung directorial debut ni Takahisa Tauro. Kung naalala nyo, siya yung game designer ng Nier Automata. Kaya ang sexy ni Tubi, di ba? Pero sa kasamang palad, yung game ay exclusive lang sa Nintendo Switch. Tapos lalabas daw to sa bandang August.
Para sa non-exclusive titles naman, yung Square Enix sa Tokyo RPG Factory ay nag-announce ng bagong RPG na tinatawag nilang Oninaki. So para to sa PS4, Switch at PC. Wow, PC. Pasok yung PC. Pasok tayo yan. Nakalagay din sa press release ay yung mga players daw ay mag-explore ng world gamit ang mysterious watcher na si Kagachi. Siya daw yung character na bound by duty to severe the bonds tying to the lost to its worlds. Oh, yun oh! Kung ano may ibig sabihin nun, RIP English man. Kaya kung interesado kayo mga gamer, bad news kasi wala pang release date. Pero hula-hula tayo, mga bandang summer to par. Okay, kung naalala nyo, no, last week pinag-usapan natin yung Castlevania sa mobile. Pero ngayon si Koji Igarashi tsaka yung team niya ay nag-drop ng bagong trailer para sa laro nilang Bloodstained Ritual of the Night. Yan. Kung mapapansin nyo, para tong Castlevania. Kasi yung game may gothic horror na side-scrolling RPG tapos nakasit pa sa 9th century England. Are you British, mate? Are you British? Tapos para naman daw sa pagpuri nila sa ganitong type ng gameplay, meron tong inverted castle na may kita sa trailer. Kasi kung naalala nyo, bonus yung sa Castlevania, Symphony of the Night. So dito na-inspire yung Bloodstained. Astig. So yung Bloodstained daw lalabas sa bakasyon para sa PC, PS4, Xbox One, tsaka Nintendo Switch. Para naman sa huling update natin, nakapaw! Bad news mga pinapersonal na. Kasi sa recent update, yung WSG ay nag-issue ng statement na kung saan sinabi nila na si Kuko daw hindi pinapayagang mag-attend sa event dahil daw sa desisyon ng gobyerno ng Chongqing City ng China. Actually, ito yung detalye na nakalap ng Cybersports. After inquiring the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Public Security in Chongqing, we regret to let you know that Kuko is not allowed to enter Chongqing for the WSG event according to the decision from the city government. Grabe, napolitika na talaga. Tapos nang ilang pa yung gobyerno ng China. Nakupaw, paktay ka diya. So kung di nyo naalala, si Kuko ang nagsabi ng racist remark habang naglaro ng sa isang pub match laban sa Chinese na player. Tapos na-trigger yung mga inchik ng Dota 2 community. Kaya ayun, si Kuko nabantuloy sa Chongqing Majors. Sad life, man. Tapos meron pang mga banta kasi kung nag-attend daw si Kuko para suportahan yung team niya, di daw pwede. Tsaka merong safety concerns ayon sa mga event organizer. Grabe diba mga gamer? Additionally, no, sinabi din ng mga representative ng WSG na as a tournament organizer, WSG will follow the instruction from the local government. This is a final decision. Bad news talaga mga paratmar, lalo na sa mga TNC fans dyan. Kasi sa totoo lang, kung yung city government ay kayang-gayang gawin to, paano pa kaya yung parating na The International 2019? Kasi kung naalala nyo, gagawin yun sa Shanghai. Ito pa, i-take to account din natin kasi recently si Ninja Boogie ay hindi na active sa roster ng TNC. At mag-a-assume na ng leadership si Kuko. Mukhang kailangan nila ng additional stand-in. Dahil dito, ang palagay ng Dota scene sa banay ito ay napaka-unfair. Siyempre, di ba? Napaka-unfair na daw. Kasi kung tutusin nga naman, ay humingi na ng tawad si Kuko. Ilang best na nga eh. Kaltas pa sweldo niya, di ba? So far, at the time of this writing, ang TNC ay hindi pa nagpahayag ng statement regarding sa issue na to. Pero hopefully, no, kung nag-qualify ang TNC Predator sa TI9, ay payagan naman sana siyang maglaro kasi sobra na eh. At apektado na yung karir niya, mga ka-gamer, kasi mukhang pinapatay na nila, mga par. At yun lang po ang aming gaming news update ngayong linggo. Shoutout kay Mike Odano, Juan de la Cruz, JM Perol, MS1 Troy Bian, Prince Ashler TV, Raymond L, Rika Krimhild, Chikoy TV. Salamat sa support at check yung mga YouTube channel nila. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment na kayo sa ban ng Shoutout Pinoy Gamer. Salamat din sa aming Patreon sponsor na si Paige Alishana. Malaking tulong ka sa amin po. Maraming salamat po. At huwag kakalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel at comment para lagi updated sa mga balita tungkol sa gaming. Kung nagustuhan nyo ang aming video, click lamang like button. Application sa Korea kung saan ang title ay Kabal Mobile. Para sa unang update natin ngayong linggo, no? Sino nakakilala sa inyo ng Kabal Online? Kasi mukhang may may lalabas ng mobile ng impormasyon dun sa parating na pinaplano nilang balance changes para sa League of Legends 9.4 patch. Yan. Currently, ito yung mga champions na ibabuff nila. Si Gnar, si Azir, Nico, Hecarim, Rek'Sai, Trundle, at Varus. Tapos ito naman daw yung mga nerf nila, sila Yasuo, Lucian, Thresh, Karthus, at Urgot.
parang. Kasi dun sa recent Twitter post ng product lead ng Riot Games, nag-share siya ng impormasyon dun sa parating na pinaplano nilang balance changes para sa League of Legends 9.4. Okay, League of Legends ng impormasyon dun sa parating na pinaplano na nilang balance changes para sa League of Legends 9.4 patch. Currently, ito yung mga champion na ibabuff nila. So, si Gnar, Azir, Nico, Hecarim, Rek'Sai, Trundle, at Varus. Yan, Varus tuloy. Varus mode. Tapos ito naman daw yung mga...